Hey, what's up mga kakirig? Welcome to my channel. So for today's video mga kakirig is gagawa naman tayo ngayon ng controller for 3 HP single phase deep well mga kakirig, no? So 3 HP to 20 single phase na deep well ang deep well submersible pump mga kakirig, no? So gagawa tayo ng controller for 3 HP submersible pump to 220 volts, no? So tara. Kakirig, ito na yung mga materialis, no? So checklist muna tayo sa gagawin nating sa gagawin kong controller ngayon mga kakirig, no? For 3 HP na submersible pump single phase 220. So ito yung mga materialis na kailangan ko ngayon or kung gagayahin nyo. So ito yung materialis na gagamitin ko. So 1 phase 3 position selector switch, 1 phase push button normally open. So, one phase normally close push button, no? Normally close push button switch. So, pilot light red for stop indicator. Pilot light green for run indicator. Pilot light yellow for trip indicator. At ito yung voltage monitor and amp monitor mga kakirig, digital. So, ang CT niya is 100 amps. Ang current coil niya is, current transformer is 100 amps. So, next is meron tayong 32 ohms na main breaker. So 32 lang ang nilagay ko, no? Kasi ang full load is 17 ata yon, 17 sa submersible na 3 HP. So times 250, so mga 40 ata, no? So 32 lang ang nilagay ko. Tapos ito yung one pole na para sa control circuit natin. So ito yung para sa voltage sensor over under. So floatless relay sa deep well yan mga kakirig, no? So pag walang laman ng tubig, so ito yung mag-detect. So magnetic contactor, thermal overload, on delay timer, relay, no? So kasi gumamit ako ng relay mga kakirig kasi ang wala kaming ang meron lang dito sa magnetic contactor na auxiliary relay, auxiliary contacts is isang normally open, so kaya gagamitin ko ang contacts ng relay na to para sa ibang interlocking like sa start, sa run at saka stop at pati na sa latching sa push button. So ito for terminal block for control circuit, no? So ang ilalagay ko dito is yung sa protection sa tangke pag mapuno is mag off to. So level switch lang to. So may slot dito para sa level switch. So ang tatlo naman nito is para doon sa sensor ng ating floatless relay. So itong terminal block na to, this is 35 amps, no? So dito yung dalawa, sa dalawa is para sa source at sa dalawa naman is sa motor. So bali ganito yung setup ko dito sa loob, no? So gagawin ko na lang ngayon is yung cable tray mga kakirig. So lalagyan ko na yan ng cable tray. So na-take note nyo na ba yung mga materials dito? Nito mga kakirig, no? So again, 3 HP submersible pump single phase 220 volts. So simulan ko na mag-setup ngayon ito. So tara.
So, ayan ang makakirib. So, na-mount na natin lahat. No? Terminal blocks, na-mount na. Ito rin. So, next na gagawin ko naman is itong sa cover niya makakirib. No? So, ito naman yung lili-outan ko. Tapos, mag-boring tayo. Or boring. Mag-gagawa ng butas para ito. Ito naman yung susunod ko. So, kapag kayo ng mga kere, depende kung ano yung discarding nyo, no? Kung ano unahin. Pwede rin ito yung unahin yung butas. Ano? So, ito masusunod. Ayan ang mga kirig, no? So, voltage monitor, an amp monitor, trip, run, pilot light, stop, start push button, stop push button. So, three position na selector switch, manual, off, auto, no? So, na-mount natin lahat. So, lilinisan ko. So, ito pala yung current coil, current transformer. So, dito yan. So, ipapasok natin yan pag sa line 1 mga kikiring, no? So, next is mag-wiring na tayo after ko malinisan ang loob nito. So, ngayon mga kikiring is mag-wiring tayo. Wiring na natin mga kikiring, no? So, dahil may cable tray tayo mga kikiring, so, aking unang wiringan is ang power circuit mga kikiring, no? So, power circuit muna tayo. So, bali ito yung diagram niyan. Yan. So, MCB to pulse main breaker ito. So, itong wire is patungo sa control circuit. So, ito yung control circuit natin na bracket. So, this one is the ammeter. Yung current transformer. So, ito yan. Current transformer. So, magnetic contactor. So, dalawa lang yung ginuhit ko. So, pero tatlo to, no? I mean, dalawa yung ginuhit ko na symbol na normally open. Pero tatlo naman dito mga kirig, no? Sa power circuit. So, dalawa lang yung ginuhit ko. So, sa TOR din, is dalawa. Ah, dalawa. Dalawa na din yung dinrawing ko. So, ito yung TOR natin. So, ito ay terminal block. So, ito yung terminal block natin sa motor. So, bali may terminal block din dito mga kirig. Sa itaas, dito yan, no? So, hindi ko na-drawing. So, ang gagawin ko ngayon is power circuit mo mga kirig, no? So dito to dito. So tara. Power circuit mga kirig. So this is the line, yung supply, no? Supply line to. So ang line 1 natin is dinaan, dito natin pinasok yung ammeter natin, no? So ito yung ammeter natin. So out going to magnetic contactor, line 1 to line 3. Tapos yung out niya, line 1 line 3. So pinasok ko ulit dito. Tapos dito na ipatap yung motor
natin na single phase. So ang next natin na gagawin naman yan mga kirig is control circuit na tayo mga kirig. So firing na tayo for control circuit. So ito po yung diagram natin ng mga kirig, no, sa control circuit. Ito yan. So let's start na mga kirig. So ayan mga kirig, no, so ang una kong winiringan is ang line 2. So ito, so tapos na winiringan ko, no. So ito, voltmeter, voltage sensor, timer, float phase relay, A2 ng MC, magnetic conductor, magnetic conductor to mga kirig, no. So may A1, A2 yan, relay, so ito relay. So again, voltmeter line 2, voltage sensor line 2, timer relay line 2, floatless relay line 2, magnetic contactor line 2, relay line 2, at saka sa pilot light natin na mga line 2. So ito yun, no, dito. So next natin gagawin mga kakirig is ang line 1 naman mga kakirig, no. So MCB, 1 pole, so 2 voltmeter, no? So yan natin gagawin niya yun. Kirig, ang na-wiringan ko na is dito. So dito mga kirig, no? So kung makikita nyo ito, from MCB 1 pole out, 2 voltmeter, so voltmeter ito, voltage sensor dito, so 11 ng voltage sensor, so ito dito na side. So ang out is number 3 dito, pero 14 pala dito na terminal. So 3, 2 timer, so timer coil dito yung red mga kirig, no. Tapos terminal number 1, so value number 1 dito, pero dito is 9 sa class, sa type na timer to 9 sa mga kirig dito, one. So tapos yung out 3 or 5 dito going to float phase relay, thermal overload, no, normally close at normally open, so normally open, normally close, at saka normally open at normally close ng R1 or relay. So ito. So next natin yung wire mga kirig is dito ng side mga kirig, no? So dito na tayo sa selector switch. So yan naman yung gagawin natin ngayon. So 96 going to selector switch natin, so patungo dito. So ito yan, kita po ba dito?
So dito, itong jumper, so may jumper dito. So sa hand mga kakirig, so ito yung hand side. So selector switch to normally close, selector switch to normally close, ito yan. So dito to dito. So sa kabila, yung out niya to normally open. So ito na wire, so nandito. So next is dito sa MC, so normally open. So itong mga kakirig is connected yan dito, no? Either dito po kinonect sa normally close, normally open na po yan. Pwede rin siya dito sa normally close. So next mga kakirig is ang out ng normally open natin. So yan nandito. So 2MC, so patungo kay MC, no? So MC, no? Nandito, MC na A1 connected to the R1 na coil. So itong red na ano mga kakirig, red na terminal lugs connected din sa MC. So ito rin. So tapos kay floatless relay na auxiliary contact, TA mga kakirig. So ito yan, TA. So yan. So tapos mga next mga kakirig is auto. So ang auto natin is nandito, no? Nandito, yung auto natin yung side. So going to terminal block para sa provision natin, sa para sa level switch, no? Level switch ang gagamitin natin sa tanke. Kapag mapupuno, mamamatay yung automatic yung magnetic natin or yung motor. So sa floatless relay mga kakirig, ang trabaho niya dito is kapag yung dip well natin is mawalan ng tubig mga kakirig, no? So mag-open ito kapag mababa yung level ng tubig sa ilalim. So from dito mga balik tayo, auto, so dito yung auto patungo sa terminal block. So ang terminal block natin is nandito. So dito to dito, no? So next ang kapares niya na terminal block is ito. So dito kasi, dito kasi itatap yung level switch natin na normally close, no? Na kapag mapuno is mag-open siya. So terminal block to floatless relay mga kakirig. So ayan. So tapos na ang ating hand off auto na wiring connections mga kakirig, no? So ang last natin is ang mga indicator light for trip, run at saka stop. So yan ang ating susunod na i-wire. So ayan na mga kakirig, no? So natapos mo na ma-wiringan yung power circuit at saka control circuit. So testing na muna natin mga kakirig, no? So bali ganito pala yung ginawa ko. So last is TOR yellow trip, R1 R relay for run, normally close for stop. So may relay ako ginamit mga kakirig kasi kung makikita nyo dito mga kakirig, ang available lang na auxiliary contact na magnetic contactor natin is isa lang, no? Normally open. So para magkaroon tayo ng stop indicator niya, so need tayo ng normally close. So wala akong contact blocks for extra na auxiliary contact. So ang ginamit ko is si relay mga kakirig, no? So yung auxiliary contact ni relay, yun yung ginawa ko pang indicator. So kung makikita nyo dito, no? So kung mag-energize si MC, mag-energize din si R1. So ang auxiliary ni relay or yun yung mga ginamit ko sa start, stop at saka run mga kakirig, no? So before ko i-fix to mga kakirig, talian. So testing ko muna kung wala bang problema yung control circuit natin, no? So para kung may problema, so madali nating mapapalitan or matitrace muna mga kakirig. So try natin. Testing tayo mga kakirig, no? So susupplyan ko na. So bali itong dito mga kakirig is ito yung mga sensor natin, no? So i-short ko muna para malaman, para i-test natin yung automatic na mode. So may dalawa tayong protection dito is itong level switch sa tanke na kapag mapuno, mamamatay ito, at ito namang protection para sa deep well sa ilalim kapag mawalan ng tubig, no? So i-test natin yan. So puno natin yung main, tapos yung set muna natin pala yung timer natin. So bali ang timer dito mga kakirig is to delay on mga kakirig, no, sa circuit natin kapag kunwari may fluctuation na mangyayari sa voltahe. So hindi agad mag on off yung mga yung motor natin. So may delay siya bago siya ma-supplyan yung control circuit natin sa magnetic contactor. So on natin.
ng makikirig. Set natin ang timer. So on. Okay. So yan, kung makikita nyo, nag-accounting pa yan makikirig. Kapag natapos niya mag-count is iilo tong up. No? So dito naman sa so dito sa yan, so kung makikita nyo, wala pang hindi pa umilaw yung stop natin na indicator kasi hindi wala pa hindi pa pumasok yung kuryente, no? Kasi nag-countdown pa si timer. So yung voltage monitor natin is 229 volts. So kahit naka-manual yan, so start, stop, hindi yan kasi hintayin natin na mag-activate itong timer natin dito na maliit, no? So yan, antayin natin yan mag-activate siya makikirig. So kahit manual, no, kapag hindi pa nag-activate yung timer natin, hindi yan gagana mga kakirig. So, pababaan natin. So, ayan, kunwari, umabot na sa time, no? Umilaw na yung up. So, ang controller natin dito, so, ilaw na din yung stop indicator natin. So, ibig sabihin, may nakapasok na kurente sa control circuit. So, naka-manual siya. So, manual, off, auto, no? So hindi siya nag-auto kasi inopen ko muna yung sa floatless relay natin na sensor dito. So hindi ko muna tinap, kunwari mababa yung tubig sa deep well or sa source. So manual tayo. So press start. So ayan, start, stop, no? So kapag nag-auto tayo mga kakirig, so naka-auto na yan. So hindi umandar kasi kunwari mababa yung level sa source natin. So kunwari tumaas na. So ayan. Umandar siya makakirig, no? So automatic na 'yan. So kunwari bumaba yung tumaas puno na yung tanke natin. Hindi siya. Okay, dito na ko. So ito, ganyan ito makakirig, no? May ito troubleshoot tayo konti kasi dapat pag-open ko ito is mag-off siya mag-tirig. Pero sa ngayon, ayaw niya mag-off, no? So, hahanapin ko muna yan. So, ayan guys. Okay na mga kakirig, no? So, yung selector switch lang pala, dito sa manual, no? Ito sa manual. Yung sa mechanism niya sa loob is parang nag-stack up yung contact. Kaya pala, mag-latch yung normally open niya. Kasi, supplyan yung... kasi, nakakagat pa rin yung manual natin na operation. So, dito dadaan yung kurente kanina, no? So, naging okay na. So, try natin it. I-try ko ulit para makita nyo mga kakirig. So, wala ko muna, hindi ko muna nilagyan ng delay mga kakirig, no? So, okay, on. So, kapag auto, so, ayan na. So, kunwari, mataas na yung tubig or puno na yung tubig sa tanke. So, mag-open yung level switch. So, ayan, mamamatay siya. So, kapag bumaba ulit, so, babalik na mag-close yung level switch natin sa tanke. So, ayan, na-under siya magkakirig, no? So, ngayon, i-test natin yung itong voltage sensor natin. So, try natin sa over. Try natin siya i-set magkakirig sa mataas na settings. Magti-trip ba talaga siya? Under muna, under. Parang hindi gumana. So, ayan. Yeah. So, gumana. So, under voltage. Nag-trigger yung voltage sensor natin. So, ayan. Bumalik siya. So, wala pa siyang delay kasi in-off ko yung timer natin. So ito, try natin. Ayan. So gumana rin. So okay ito. Brand niya is Gia. So dito sponsor yung brand na yan, ha. So okay na, fix na natin mga kakirig.